Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Maligayang pagbabalik po dito sa channel natin. Tuloy-tuloy po yung init dito. Sobrang init talaga dito ngayon sa Cebu. Yung huling video po natin ay tungkol po sa bayabas na bonsai materials natin. So sa panibagong video po natin ngayon ay i-update ko po sa inyo yung mga nauna kong na-i-upload na Picus Byron. So nilipat ko siya dito sa pangalawa kong garden para makapagbuylo siya ng mas maayos. Sa Picus Byron kasi ilan lang yung makita natin na medyo malaki-laki yung trunk. Tapos kung may makita man tayo, talagang sobrang tuwid ng ori ng puno na yon. So yung ginawa ko, nagsimula po ako sa seedlings. Makikita nyo, kung puntahan nyo yung channel ko, pindutin nyo yung video, scroll lang kayo, makikita nyo yung una kong upload dito sa materials na ito. So ngayon, nilipat ko siya dito sa pangalawa kong garden para mas makabuylo siya ng mas maayos. Papakita ko siya sa inyo ngayon para mas magkaroon po kayo ng tamang idea tungkol sa materials na ito, kung mayroon man kayo o nais nyong mag-hunt ng ganitong uri ng materials. Umpisahan na natin. Ito na po yung Picus Byron ko na matagal ko nang na-upload. Siguro lagpas na ng isang taon. So nilapag ko siya sa ground. Yung materials na ito ay nagsimula talaga sa seedlings. So makikita nyo, marami siyang tama ng mga wire. Winiring ko siya bago ko nilagay sa pot nung una ko palang upload sa video na ito. So yung mga butas ng training pot niya, talagang sinadya ko yan. Ito, malaki-laki niyang ugat niya. Sinadya ko talaga yan para pinatagos ko talaga yung mga ugat niya sa mother soil para magkaroon ako ng malaking trunk niya. So ito yung forma niya. Sa ngayon, medyo hinayaan ko talaga siyang magbuylo. Ito, makikita natin yung mga dahon niya, sobrang pataba talaga. Yung dahon ng Picus Byron ay singhugis lang ng Picus Consina. So yung pagkaiba lang nila, medyo matubig po yung katawan ng Picus Byron. Ito ay nababanggit ko na sa mga nauna kong vlog. So makikita natin, mataba yun at healthy talaga yung condition niya dahil sa nakalapag po siya. So yung gusto ko dito, kung bakit ganito yung ginawa ko sa kanya, gusto ko na magkaroon ng mas malaking trunk yung Picus Byron ko. Karamihan kasi sa makikita ko dito sa materials na ito, seedlings pa siya, minsan nasa pader, minsan nakakapit sa mga malalaking puno. So nakakita ako ng mas malaki dito, kaso lang sobrang matuwid, di ka na masyadong makapag-isip ng magandang idea kapag ang isang materialis ay matuwid at malalaki yung dahon niya. So yung ginawa ko, naghanap po ako ng seedlings dito ng Picus Byron. Binaloktot ko siya ng mas may sayaw siya tingnan o mas maganda. So ito, nilapag ko siya. Yung una kong nahunt na Picus Byron, ito yun, malaki yung puno niya, kaso lang medyo matuwid siya. Yung ginawa ko talaga, pinaiksi ko yung puno niya, tapos nag-train po ako ng bagong sanga niya. Ito yung na-train ko. Iba talaga kapag nagsimula sa seedlings sa ganitong uri ng materialis. So mas maganda sa seedlings. Iba yung shape ng kanyang puno kapag lumaki na siya. Masyado talaga siyang matuwid. Mas may sayaw pa siguro yung Picus Consina dahil medyo magkaiba talaga sila. Para sa akin, magkaiba sila. Pero pareho naman silang red baliti. So dito naman sa dito sa aking na-train na Picus Byron. So siguro sa darating na mga taon o buwan, ikakat ko talaga itong nasa ilalim. Gusto kong isang trunk lang siya pa itaas para mas kung titingnan natin, mas mapansin yung purma niya, yung pagbaluktot ko dito. Tapos iriripat natin siya para ma-arrange yung kanyang mga ugat. Ito, naka-expose siya. So possible pagripat natin, ganun pa rin ang forma niya sa kanyang lilipatan na paso. So maka-expose pa rin yung mga ugat niya.
So yung habol lang natin dito sa ating ginagawa ay yung kanyang trunk na medyo makalaki-laki ng konti, kahit siguro sa mga 2 inches. So pwede na natin siyang iriripat. Din dito sa itaas, di tayo masyadong mag-alala sa ganitong materials dahil mas mabilis yung kanyang development sa mga sanga. So mas madali tayong makatrain ng sanga dahil matubig po yung uri na puno ito, yung Picos byrin. Kaya nga mas madali siyang lumaki yung kanyang puno kapag ilalapag natin. So kapag sa mga Picos yung pag-usapan natin, iilan lang yung mga Picos na medyo mabagal yung pagtubo ng kanilang mga puno. Karamihan talaga mas malakas o mas madali silang lumaki, o mas madaling lumaki talaga yung mga puno nila. Siguro dito na magtatapos yung video natin, at maraming salamat sa walang sawa niyong support. Thank you so much for watching. Goodbye.